Hello mga kalodiwaps, welcome back sa ating Facebook page na Journey to Taiwan na magiging cooking show na to kalaunan. Dahil siguro sa tagal ng ating schedule papuntang Taiwan, kaya kung ano na binablog ko dahil sa wala pang update. Sa mga nagtatanong pala sa akin no, na kung ano na po yung update or nakapunta na po ba ako ng Taiwan, hindi pa po. Waiting pa po ako until now kung kailan po ang schedule ng flight namin. So hopefully this March is makaalis na po ako papuntang Taiwan kasi meron po pong quarantine na isang araw bago pa po yung flight date natin. And mag-undergo po pala tayo ng antigen bago yung one day quarantine. And then expect po natin na pagdating po natin doon sa terminal ng Taiwan is magme-medical po tayo. And based nga doon sa previous video ko is umuwi muna talaga ako ng probinsya para naman masulit ko yung pagkakataon na hanggat nandito pa ako sa Pinas is makapiling ko naman or makasama ko yung pamilya ko. Kaya ito nga ho naisip ko magluto ng turon kasi nakita ko yung saging namin medyo hinog na. Eh sayang naman kung papabayaan ko lang, kaya yung ginawa ko is bumili na ako ng lumpia wrapper at ginawa ko na siyang turon. At ito na nga, dahil matagal na rin ho ako hindi nakapagsiga ng anong kahoy kasi sa Manila na ano na ako, nasanay na ako na gumamit ng rice cooker or kalan. Kaya ito, gumamit ako ng kalandian. Siya nga pala mga kalodiwaps, yung buhay pala namin dito sa probinsya, hindi po kami mayaman. Mahirap lang po kami, mapayapa. Minsan, kontento na ako nung meron kami. Kaya nga ako gustong mag-abroad at mag-trabaho puntang Taiwan kasi para maiahaw na rin yung pamilya ko at mga magulang ko sa kahirapan. Alam mo, simple lang ho ang pamumuhay namin dito. Yung tipong makakain lang ng 3 beses sa araw, kontento or okay na. Pero alam nyo mga kalodiwaps, para sa akin, hindi ho talaga ako teto sa ganung buhay. Mas maganda pa rin talaga na meron kayong financial freedom, may ipon at may sariling bahay at lupa at the same time meron na rin kayong negosyo kasi hindi naman tayo habang buhay na magtatrabaho sa abroad. Alam nyo naman sa Taiwan hanggang 12 years lang ang pinaka maximum na pag-stay natin sa bansang yon at nasa 2 taon lang per kontrata kapag na-renew ka. Advice ko lang talaga sa mga kalodiwaps natin dyan na nanonood, kapag once na nakaipon talaga tayo is mag-invest naman tayo sa pang negosyo kasi nga gaya ng sinabi ko nung una is hindi naman habang buhay magtatrabaho tayo. Alam nyo naman na tumatanda tayo kaya mas maganda pa rin talaga na may maipundar. At ito na nga mga kalodiwaps, pagkatapos namin lutuin yung turon is pupunta kami doon sa munting negosyo namin dito sa may baryo. Alam nyo yung negosyo namin dati malakas to pero sa ngayon medyo mahina na. Kaya ito nagdadala kami ng turon papunta doon para ipamigay sa mga magulang namin na nagbabantay ng tindahan namin. Alam nyo mga kalodiwaps, itong munting negosyo ko na to is naipundar ko ito mula nung nag-pandemic kasi lumakas po ang online selling nung time na yon. Kaya ito nakapag-ipon ng onte, umuwi at naipundar ko itong negosyo na to. Kaya halika na at samahan nyo akong tignan ang negosyo namin. Thank you.
먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 그걸 먹으러 가볼까 너무나 좋은 찜질 기다려